Magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Nandito naman tayo sa George Vlogs. May nakakatabang balita rito dito sa Filipino Star ngayon. Ang sabi dito mga kababayan, kampo ni ito yun, no? Ito yung balita. Yan. Kampo ni Bipili ni Pumalag kay Remulla. Ang pahayag kasi ni Remulla mga kababayan, nabayaran ang Cavite volunteers. Fake news. Ayon dito sa pahayagan, Pumalag ang kampo ni presidential candidate at vice president Lenny Robredo sa pahayag ni Congressman Crispin Remulla, nahakot daw at saka bayaran ang mga volunteers na dumalo sa Robredo Pangilinan Rally sa Cavite, mga kababayan. Pumalag. Parang totoo naman nata yun. Ayon kay dating Congressman Lorenzo Erin Tanyada, yung si Tanyada ay ang campaign manager ng Robredo Pangilinan Senatorial Legislature. Mga kababayan, walang katotohanan na binayaran ng TIG 500 ang mga dumalo sa political rally. Ang sinabi pa ni Tanyada na ang pahayag ni Remulla ay kasing piki ng Taliano Gold. Ano naman yan? Taliano Gold na yan. Base po sa unang report sa media, aabot sa 47,000 nakatao ang dumulo sa Robredo Pangilinan Rally sa General Trias, Cavite. Ang kwento po ni Crispin Remulla ay kwentong Taliano. Yan po ang pahayag ni Tanyada. Yung paratang niyang 500 na bayad ay budol tulad ng 500,000 tons na ginto ni Taliano. Ang sabi pa niya mga kapatid, this is straight out of the Marcos Factory of Lies, dagdag ni Tanyada. At saka sinabi pa ni dating senador si Trillanes na nakakabaliw ang drama ni Remulla. Ininsulto daw niya ni Remulla ang minimum wage workers na binaliwala ang isang araw na kita. Masilayan lamang si Robredo. Sa totoo lang, libu-libong manggagawa lang nawalan ng 500 sa araw na yon kasi umabsent sa trabaho nila. Sulit naman daw ang no work no pay because they were able to hear the Vice President speak. Ang dagdag pa ni Trillanes, mga kababayan. Talaga lang naman ah. Ayon kay Trillanes, gumagawa ng kasinungalingan si Remulla dahil napahiya ito ng marami ang dumalo sa rally ni Robredo kumpara sa rally ng katunggaling si Ferdinand Bongbong Marcos. Sampalaan niya kay Remulla ang dami ng tao na dumalo sa rally ni Robredo. Sa pagtaya ni Tanyada, nasa 100,000 katao ang dumalo sa Robredo Pangilinan Rally na binigyan sila ng rockstar welcome. Talaga naman ha, rockstar welcome mga kababayan. Ilalagdag na rin natin itong isang balita mga kababayan na galing sa Comelec. Pag di lalahok sa debate, may parusa. Ayon po sa Comelec, basahin natin itong balitang ito mga kababayan. Nagbabala ang Commission Election na papatawan ng parusa o sanksyon ang mga kandidato na hindi lalahok sa paparating na presidential at vice presidential debates na inorganisa ng Comelec mga kababayan. So talagang nagbanta na ang Comelec na mayroong parusa kung sino man ang hindi lalahok sa debate. Ang sabi pa dito sa isang pulong balitaan, sinabi ni Comelec Acting Chairperson Socorro Inting na ang debate
skippers ay hindi na makagagamit ng opisyal na Erali channels ng Comelec para sa natitirang panahon ng kumpanya. Talaga naman. Ang nasabing saksyon ay nakasaad sa ginawang kasunduan ng mga kandidato ani Comelec spokesman James Jimenez. At sayo pa dito mga kababayan, magtatalaga rin ng bakanting podium ang Comelec para sa mga debate skippers. So ibig sabihin, kahit na wala ka doon, kahit na wala doon yung kandidato, maglalagay pa rin sila ng podium para siyempre malaman kung sino talaga yung absent. Di kung ganun, mayroon talagang bakanting podium doon na para sa mga hindi mag-attend. Kaugnay pa sa balitang ito, sinisiguro pa rin ni Jimenez na manatiling sikreto o confidential ang mga partikular na katanungan sa mga debate. Ang campaign safe Comelec Erali channel sa Facebook ay nagkakaloob ng online airtime sa mga kandidato para sa pagkapangulo, ikalawang pangulo, senador at party list groups ng mula 3 hanggang 10 minuto. Yun po ang pahayag ng mga Comelec officialis, mga kababayan, na mayroong parusa kung sino man sa kanila, lalo na po sa president at sa ka-presidential candidate, ang hindi lalahok sa inorganize nila na debate. Ang sayo pa dito, sa ngayon ay wala pang written confirmations na nakukuha ang Comelec mula sa mga kandidato hinggil sa pagdalo nila sa naturang debate. Ang unang presidential debate ay nakatakda sa March 19, habang ang unang vice presidential debate ay sa April 3 na idaraos sa Sofitel Philippine Plaza Manila sa Pasay City. Yun po ang ating balita ngayon mga kababayan. At huwag kalimutan ang George Sir Vlogs, ang channel na may sinusuportahan, may kinikilingan, BBM Sara Pulamang. Please mag-subscribe, mag-like at i-share ang video ito. Then mag-comment po sa bandang ibaba para malaman natin kung ano ang inyong mga opinion, mga kababayan, sa mga balitang aking tinunghaya ngayong umaga. Maraming salamat po. God bless. Stay safe always.